eh paano kaya kung shy type ka? Katulad ng susunod na star streamer natin na gusto rin maging housemate ni Kuya. Smile. Hello po, I am Jillian Vansan Alcala, 17 years old. I am from Lapu-Lapu City po. Hala, uy, bakit ka naman nahihiya, Jillian? Sa ganda mong yan, ako nga, hindi nahihiya kahit medyo maganda lang. And then, when the pandemic struck, dumagdag ang pagiging mahihain ko. So, nakakonscious ako when someone is taking pictures, videos. Be honest, I love to be in the spotlight po. Though, nahihiya lang ako sometimes. But I'm willing naman po to try. I get nervous po if I'm not well prepared kasi hindi talaga ako ganun kagaling when it comes to dancing and singing. The reason why I wanted to join PBB is that I wanna overcome my fears po. Since sabi ng iba, ano, wala daw po ako mararating kasi mahihiyain daw po ako. But yeah, I wanna prove to them na kaya ko po. Sometimes I find them toxic po, ganun, like binabakita po. Kanan, they want ba na kanan to make me down po, ganun. How do you deal with it pag binabackstab ka ng mga ano friends? Ano po, I don't mind them lang po, I stay positive. Very good ka dyan, Jillian. Dapat positive lang. Hindi nakakaya na ilaban ang pangarap. Teka, parang gusto ko ipakilala sa'yo itong next aspiring housemate natin na confidently palaban sa buhay. Alam mo, epal ka talaga sa buhay namin, no? Alis ka na nga dito. Ay, hindi ganyang palaban ang ibig kong sabihin. Bigay ni bigay lang siya sa kanyang aktingan. Hi, I'm Jasmine Helen. So, I choose red. It's my dad's favorite color. And every time I see red, it just brings me back to my childhood. And it gives me the strength to, you know, go through day-to-day life challenges. I'm my daddy's girl. Kasi dapat sa Manila na ako mag-school. Pero I feel like it was God's plan, and I truly believe that it's God's plan na hindi ako natuloy to take the exam because a few months after that, my dad had cancer na. Hindi talaga ako naniwala, and parang ang daming sakit ng dad ko, but he overcame everything. Because when I asked my dad, "Dad, are you gonna be okay?" And he said, "Yeah, of course, I'm gonna be okay. I'm always gonna be fine for you." Pero yung last words ng dad ko sa akin is, "What will my princess do without me?" Because I needed help. Anong sagot? Sabi ko, "I can't, so please, fine." Nagpatulong lang ako sa printer eh. Kasi ang hirap. And then, naka-wheelchair na siya. Kahit naka-wheelchair, tumayo talaga siya. Just to help me. So he died 54. And parang very young, kasi parang, 54, my dad. And I'm still young, I need my dad. Nahirapan man sa pagkawala ng kanyang daddy, si Princess Jazz naging fighter pa rin, lalo para sa kanyang family. My mom had cancer also during the pandemic. As an older sister, parang when my dad died, nawala na kasi yung power ng mom ko as being the mom. She became parang weak, she can't decide anymore, so it's me na talaga. I'm basically the mom and the dad of our household. Saludo naman kami sa'yo, Jazz. For sure, very proud din ang iyong daddy sa kanyang princess.